ang sweldo ng presidente ng Pilipinas fixed by law, bawal bawasan, pwedeng dagdagan. But kung dagdagan man, hindi maging effective during his term. It will only be effective sa next president na. Yun ang sinabi ng batas with respect sa sweldo ng presidente. And lastly, may tinatawag tayong presidential immunity from suit. What do you mean by presidential immunity from suit? Hindi pwedeng idemanda ang presidente ng Pilipinas. Ano naman po yung mga privileges ng isang presidente? Oh, ang dami ng privileges ng presidente ng Pilipinas. That's why daming nagdalaban. I think noong 2022, ilan yung tumakbong presidente? Noong 2016, ilan yun? Yung 2010, ilan yun? So, nung bata bago, may, I think, natandaan ko, may 10 yata yung tumakbong presidente noong 1992 yata, yun. So, hindi ka pa pinanganak dyan, Lala, noong 1992. Okay? I don't know si MJ, pinanganak ka na doon? Hindi pa rin. Hindi pa rin? Okay, pero... Wala lang taong bayan mag-ano. So, okay na mag-check ko, ilang taon ako, ilang taon si MJ, si Lala. Hindi dyan pa ng homework. Ano? Pero hindi na mahalata, di ba? Pwede. So, bakit daming gusto? Nagsiraan na nga ngayon eh. Ngayon, malayo pa election, 2028 pa, ilang taon pa. More than 4 years pa. But bakit may maramdaman mo na ang tinatawag na political na away ngayon? Bakit may naramdaman mo na? Kasi because of the privileges ng office of the president. Ano yung mga privileges? Number one, may libreng bahay ka. Ang bahay mo, wala ka niyang palas. Libreng bahay, libreng kuryente, libreng tubig, libreng pagkain. Yan, ha? Pati nila sa Malacanang Palace dyan sa may San Miguel sa Manila, may Malacanang of the South, may Malacanang of the North. Yun yan. So it means may official residence ang presidente ng Pilipinas. Unfortunately, under the law or under the constitution, walang official resident ang vice president. Dati, nung panahon yata ni VP Binay, doon sa Coconut Palace yata yun, but that is not an official resident, kung hindi, I think, accommodation yun. But under the constitution, ng official resident, it's only the president. Yun ang Malacanang Palace. Pangalawa, may tinatawag siyang sweldo. Magkano ang sweldo? I don't know magkano yun, kasi sabi lang ng batas, fixed by law. Ito yung paiba-iba, depende sa batas yan. Yes. Basta ang word na ginamit ng batas, ang sweldo ng presidente ng Pilipinas is fixed by law. Then, bawal siya bawasan during his term. Example, ang sweldo ng presidente ng Pilipinas ngayon, 300,000. For example, ang 300,000, hindi pwedeng bawasan ng 10,000. Bawal bawasan during his term. How about dagdagan? Pwede bang dagdagan? Pwede dagdagan. But it will only be effective after his incumbency. It means, for example, may batas. Ngayon, ang sweldo ng presidente ng Pilipinas is 5 million a month na. Kung may batas na yan, hindi yan maging effective during the term of BBM. Maging effective yan after the next. Kung sino man maging next president, maging effective yan. It means, ang sweldo ng presidente ng Pilipinas, fixed by law, bawal bawasan, pwedeng dagdagan. But kung dagdagan man, hindi maging effective during his term. It will only be effective sa next president na. Yun ang sinabi ng batas with respect sa sweldo ng presidente. And lastly, may tinatawag tayong presidential immunity from suit. What do you mean by presidential immunity from suit? Hindi pwedeng idemanda ang presidente ng Pilipinas during his incumbency. Bakit hindi pwedeng idemanda? Kasi napakalawak, napakalaki ang trabaho ng presidente ng Pilipinas. Kung idemanda mo man yan during his term, wala siyang gagawin. Kung hindi, depensahan ang sarili niya. Under the principle of self-preservation, that is one of the highest right ng isang tao to preserve or to protect himself. Kung palagi lang siyang dumepensa sa sarili niya, wala na siyang ibang gagawin kung hindi depensahan lang niya ang sarili niya. So, he cannot be an effective president kasi ang ginagawa lang niya, taga-depensa lang ng sarili niya. That's why under the presidential principle, actually, kinopya natin ito sa Amerika, yung tinatawag na presidential immunity from suit. So, hindi mo pwede idemanda ang presidente during his term para at least makafocus ang presidente sa kanyang trabaho bilang isang commander-in-chief
and the CEO ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, magka-focus siya doon. So bawal mo siya idemanda ng anong kaso man yan, murder, estapa, BP-22, o anong kasing kaso, bawal idemanda ang presidente ng Pilipinas kahit graft and corruption, except, may exception. Bawal idemanda, may isang exception, impeachment. So pwedeng mag-file ng impeachment, pwedeng idemanda mo ng impeachment ang presidente ng Pilipinas, but hindi mo pwedeng idemanda siya ng civil case, hindi mo pwede siya idemanda ng criminal case.